What's up mga ka-hip hop? Don Deng the House Show at panibagong episode na naman ang iyong napapanood dito lang sa Don Deng Unlimited. At ngayong araw na ito ay nandito tayo sa Ortigas Center at papasyalan natin ang dati nating minamanage na business sa Tektite Tower. Ayan, sa aking likod kung nakikita nyo. Yun yung Twin Tower, so Tower West and East Tower. So meron dyan branch ng FedEx at yan ang minamanage natin dati sa 4th floor. Dyan din matatagpuan ang Viva office sa 8th floor naman kay Boss Peak. So meron tayong ka-meeting kasi dito kaya nandito tayo sa Ortigas Center. So samahan nyo ako, tara pasyalan natin yung dati kong minamanage na business. Alright yo! At yun na nga, papasok na tayo dito sa Tektite Building at ito yung paligid niya. Naalala ko dati, ayan, dito ako nagpa-park, dito ayan, sa space na yan. Tapos maraming good memories dito, kasama yung mga tropa, sa mga gimikan. Malapit din pala dito yung ano, dating station ni Ate Jug, Honey Love, yung sa Jambonga sa 1530 sa DZME. Kaya ano, maraming nagbabalik na alaala nung tayo ay tumugtong dito sa Ortigas Center. Saka yeah, marami din dito ng ano, call center companies. Kaya masaya, masaya dito. Alright, so ano muna tayo, magbabalik. Dadaan muna tayo sa security. Alright, down in the house, magbabalik. What's up mga ka-hip-hop, nandito na tayo sa lobby at papasok na tayo sa loob. Kakamustahin natin yung mga tropa dyan sa loob ng Tektite Building. Alright yo! So mga ka-hip-hop, nandito na tayo sa 4th floor at eto nandito tayo sa food court kung saan tayo kumakain dati at close siya kaya hindi natin makikita. So halika, lakad muna tayo dito. So marami na nagbago dati yung mga stall dito. Ano lang siya, cubicle. As in open space lang. So ngayon, meron na siyang mga ano, accordion door. Ito. Yan, mga accordion door na siya. So sarado ang mga businesses dito ngayon. At ito, dito yung dati nating pwesto sa ano, itong mismong spot na to. So sarado na siya at may nakalagay move to West Tower. So titignan natin sa West Tower kung meron bang tao. Tingnan natin kung meron tayong makakausap doon sa dati nating minamanage na business, FedEx. Alright, we'll live to deliver. Okay, magbabalik ulit. Yo, nagbabalik at ngayon ay nandito naman tayo sa 4th floor East Tower. At dito rin tayo minsan kumakain sa dito sa Del's Food Hall. Yan, so kapag lunch break, so diyan kami pumupo trip tapos sa kwentuhan kasama ang ibang mga tenant dito sa East Tower. At ito daanan natin. Pasadahan natin yung mga businesses dito. So yan, may blue, silver and black marketing. Tapos meron ditong mga courier services, mail merge, DHL, yan oh, nadadaanan nyo. So yan, may tropa tayo dati dyan sa DHL, si Maui. Tapos may Bayad Center din dito. Yan, so para sa mga bills payment, mga utilities, tumatanggap na rin yata dyan ang NBI, SSS payments. Oh, tapos dito, meron namang mga ano, mga key duplicate. Yan, oo, oh, at kakausapin natin yung isang tenant dito. Ano to, mga veterano na to dito sa Tektite. So, anuhin natin. Ano, what's up? What's up, Manet? Okay lang ba? Ano lang ako, vlog? Okay. Ayan, oh, so papakilala ko sa inyo ang isa sa ating mga kaibigan dito sa Tektite Building. At veterano na dito. Ilang years ka na dito sa Tektite? Matagal na, 2003 pa eh. 2003, so kung ngayon ay 2020, 17? Oh, 17. 17 years, oh, di ba? Tingnan nyo. Yan, ito mga lagi kong kasama kapag lunch break, pag mga inuman. Yeah. Kami nila Maui, taga DHL. Oh. Ang galing nga eh, si Maui, DHL, ako, FedEx, pero tropa kami, di ba? So ang strategy namin,
sabay kami nagla-lunch para patas ang laban, pareho kami sarado. Ayun, so pare, papakilala ko si Richard Kamansag. Kamansag, di ba? Hello. Ayun, so shoutout muna sa mga tropa, pamilya, mga... Shout muna sa mga tropa dyan, sa mga pamilya. Si Bossing. Ayos ko sa'yo na ba ito? Ayan, so si Richard, ano po, isang halimbawa ng mga Pilipino na nagsisikap. Dati po, kung sa inyong hindi nyo natatanong, hindi nyo naman talaga tinatanong, sasabihin ko na rin. Ang kumpare ko pong si Richard ay dating empleyado dito sa Key Duplicate. At sa kanyang pagsisipag, pag-iipon, nabili niya na po ito, itong negosyo niya. So, sa sarili niya na to, siya na ang boss. So, kamusta naman ang pagiging isang business owner? Okay naman. Ang siyempre, mas malaki na ngayon ang pasok ng pera dahil wala ka nang niririmit, di ba? Sa'yo na lahat. So, ano ba ang kadalasang pinapaduplicate dito ng mga susi? Kotse, bahay? Mga pang-office. Office? Dito kasi minsan office, yung mga na luma ng lock. Mga car key, motor, ganyan. Ayun. So, sa isang araw, marami bang mga ilan ang average ng nagpapaduplicate? Hindi pare-pareho, pero okay naman. Ayun. At saka talagang hindi na mawawala itong ganitong business dahil parte na ng lifestyle ng mga Pilipino. Kahit nga may susi, di ba, magpapaduplicate para merong spare. Tapos yung iba gusto maganda, yung may design. So sa isang araw, more or less, kung yung mamarapatin, magkano ang kita ng key duplicate business? Average lang. Yung mga nakaraan, medyo maganda-ganda. Mga magkano yung naabot? Minsan at 2,000, pataas, mga ganun. Pataas, Ayun, Pero ngayon, nung inabot tayong pandemic, lahat mahirap. Apektuhan naman talaga medyo lahat. Medyo bumaba. Ito, papakita ko muna yung mga natin. Ayan, yung ating mga susi, ayan So, kompleto sila from door key, sa household, sa mga automobile, sa mga motorcycle. Tapos, syempre, meron din mga battery, bracelet, ayan na saka mga keychain, ayan, sa baba. So, yun. At ito pong si paring Richard, matagal pong pinagsamahan namin ito. At ako sa asang lugar na kami napadpad. Saka si Maui, shoutout sa iyo Maui, kung nanonood ka. Maui, asan ka na? Oo nga, kumusta ka na? At kung napapanood mo to, like, share, subscribe ka na sa channel ko para lagi ka updated. Para minsan, pasya lang kita dyan. At yung present man, sito kayo? Si Richard din, Richard, apelido ni Richard Fedex? Judah. Richard Judah, shoutout sa iyo at kamusta ka na? Minsan, mag-reunion tayo, mga Tech Tight Boys. Oo nga, Galing ako sa sa Viva. Sa Viva? Oo, magbablog sana ako, kaso hindi tayo pinayagan. At yun naman ay ating nire-respeto. Tayo lang naman ay nakikiusap. Ayun, so, ang dami na nagbago, dati, open lang ngayon, may mga Hindi, dati, accordion. Kaya nga, tayo, kabila. Saka, ganito rin, dumaan ako sa kabila, may mga ganito na rin, accordion door. Dati, open lang dati, So, kamusta ba ang buhay? Ano ba mga bago sa'yo? Ganun pa rin, pero magmula nung napunta sa akin to, medyo nag-iba-iba naman. Siyempre, dahil business owner ka na. Pwede ko bang tanongin kung magkano ang naging puhunan mo dito? Puhunan? Para sa mga gusto magsimula ng key-duplicate business, magkano ba ang kailangan puhunan? Pwede ka mag-start ya, siguro mga... May upa pa Pag may upa na kan. Ihiwalay muna natin yung upa. Mga 50, pwede 50,000. Tapos kung dadagdagan mo ng upa, pwede ba natin sabihin kung magkano upa dito? Huwag na lang. Siguro na lang natin, manghula na lang tayo. Kung 50,000 sa puhunan, tapos ang upa nasa sabihin mong 15 to 20,000. Siguro, mga ganun, more or less. So kakailanganin mo ng 70,000. So para sa mga gusto magsimula ng key-duplicate business, so ganyan ang amount na kailangan nyong ianda. At according to paring Richard nga, okay ang kitaan sa sa key-duplicate business. At alam ko meron ka mga suki, di ba? Oo. Ayan, pwede mo bang ikwento sa amin kung anong mga kaso ng mga natin? Bakit sila na
nalalak, bakit na lalo na yung mga opisina natin dito na nangailangan na magpapabukas ng mga drawer, mga ganito, mga mobile, mga pintuan na nasarduhan. Ako ang tinatawag nila dito. Saka sa mga ano, no, yung mga naiiwan na susi sa loob ng kotse. Oh, yeah. Minsan may nirespondihan kang ganun, di ba? Oo. Pag yung mga ganun, yung naiiwang susi sa loob, magkano naman singilan nun? Depende. Pinakang mababa, 500. Pataas. Depende sa klase ng kotse. Oo. Eh, pag tropa? Pag tropa. Ako, nangyari na sa akin yung isang beses eh. Oh, buti na lang nandun ako sa lugar ng tropa. Kaya, at meron, buti meron doon locksmith ba tawag doon? Locksmith. Buti may locksmith doon, kaya nakauwi ako sa amin. Kung hindi, overnight ako doon at yung makina ay nakabukas. Ubus ang gasolina noon. Ayun. So, ano naman ang ano dito? Kamusta naman ang mga ang lifestyle, ang ano dito, ang buhay-buhay dito? May mga bagong tropa ba nung si Maui, wala na rin eh, no? Nawala na si Maui. Oo. Mga tropa natin dati, nawala na. Nenen, wala na rin si Nenen. Nenen, wala na rin silang pwesto eh. Ah, wala na rin. Bali nasa ko na sila, Dasma. Ah, napunta na. Shout out din kay Nenen, Nenen tropa namin. Hindi, taga doon sa amin yan. Doon na kami sa mismo sa amin, Dasma Bayan. So magkalugar pala kayo ni Nenen. Oo, nirahan. City Home. So mga taga City Home dyan. Yun o. Dasma Rinas, Cavite. Dasma, Cavite. Shout out sa inyo lahat. At marami tayong ano viewers at supporters na taga Cavite. So kung napapanood nyo ito, spread the word at pakikalat ang ating YouTube channel para lalo pang dumami ang ating mga supporters. Yun, siguro minsan mag-set tayo ng ano. Reunion. Kita-kita tayo. Na-miss ko yung panatin eh. Kaya nga, tayo nila Maui. Maui, si Nenen. Si Tukayo, si Richard. Asan ka na, Tukayo. Kaya nga. So ayun, magkita-kita tayo minsan ha. Kung napapanood nyo to, mga tropa. Maui, Richard, Tehe, Judah, si Nenen. At saka si ano, ate, ano, ano pangalan to sa jewelry, ate? Ma'am Toots. Toots. Toots, kung napapanood mo to, si Toots po, meron siyang ano dati dito, jewelry shop. Ito, kaso wala. Ah, nandito pa rin siya. Matatag pa rin, kasi isa yan sa mga talagang ano eh, veterano dito. Isa sa mga pioneer na tenant dito sa Tech Type Building, si Ate Toots. Shoutout sa'yo, Toots, kung mapapanood mo to, namimiss ka na namin. Magkita-kita naman tayo minsan. Ayun. Ako kaya lang ako nandito sa Ortigas, may ka-meeting ako sa kabilang building. At naisipan ko nga na pasyalan itong Tech Type dahil medyo matagal din tayong nalagi dito. Ano rin yata, 3 years, no? Mahigit. Mahigit 3 years din. Mga 2 years kang nakon dito. At marami din dito magagandang alaala. Mm-hmm. Tropa. Tayo miss yung pagkain natin sa Chindisitas. Oh, yun. Yeah, Chindisitas. Oh. Sa Rosario, yung pandon. Yung ano yung sarap na kinakain natin. Sa may ano, yung masarap na pork chop. Oh, yun. Pork chop. Doon. Ang laki ng ano doon eh. Serving nila. Tapos dalawa pa yung dalawa pa sa sasakyan ng gamit namin. Ganun kami kasosyal. Ayan. Ayan, pwede naman niya maulit pag nakita-kita tayo ulit. Siguro, yun. Pwede tayo sa Chindisitas ulit. Oh, pwede. Chindisitas. Tapos sama natin si Ate Toots, si Nenen. Total, kalugar mo naman si Nenen. So, ikaw na bahala sa kanyang bumitbit. At yun, napakasarap na ano, makipagkwentuhan sa mga dati mong nakasama. At gumaan ang pakiramdam ko. Para nagbalik yung mga alaala ko dito sa Tech Type. Kasi dito, ano-ano mga malalaking businesses dito, bukod sa Viva, meron ditong biz, ano yun? Biz link ba yun? Yung mga online... Marami. Mga online Ano pa mga malalaking kumpanya dito? Bangko, marami din dito. Bangko. Kompleto eh. BDO, ano pa ba yun? Bank of Commerce, BPI. Yung mga matawag doon. Marami dito. Spa, meron din, no? Tapos yan, mga laundry, mga marketing company. Yun, marami dito. So, masarap din dito magtrabaho sa Tech Type dahil hindi mo masyadong nararamdaman na nagtatrabaho ka.
Yeah, doon din nagbabalik at nandito tayo sa ano, food court sa 4th floor West Tower. Sa ano pangalan nitong food court na to? Del's Food Hall. At ito. Ito mga ulam nila ngayon, oh. Special boneless chicken a la pobre. Ayan, ito beef kare-kare. Chicken asado. Ito, special beef nilaga. Kaya lang kanin mo? Saka, ano lang ako? Isa lang. Saka yan, fish sinigang sa miso. Kaya yan, pupotrip muna kami ni paring Richard. At ngayon lang uli ako makakatikim ng mga pagkain dito sa Tech Type. Dati sa ano kami kumakain lagi? Sa East 4th floor. So, yun, marami din tayong mga suki doon. At ngayon, ito. Ito na yung order ko. Ayan, oh. Beef kare-kare at may pamatay na ano bagoong. So naglalaway na ako. Ayun. At si paring Richard, ang kanyang order ay fish sinigang sa miso. Ah, hindi, okay na ako dito, oh. Ano lang, minsan kasi pag nasusobra na ako ng kain, naduduwal ako. Lalo pag may nakikita akong ano, hindi ka nais-nais sa YouTube na mga naghahari-harian, mga nagtatakong, mga nagpapahinto ng mga nangangarap na rapper, yan, naduduwal ako pag may mga ganyan ako nakikita. So yun, so puputrip muna kami, alright? Doon din magbabalik? Yeah! Yun, dahil napakaganda ng view namin dito kami sa may corner. At ito nga, overlooking sa mga building. Ayan, oh. Ayan yung mga building na yan. Dati kabisado ko yung mga pangalan yan, eh, kasi pumipick up tayo dyan ng mga packages. Tapos yon yung kung nakikita nyo yung parking lot doon, yan, dyan ako pumaparada dati palagi. So, ayan, putrip muna tayo. Ayan sa akin, beef kare-kare, kay paring Richard, sinigang sa miso. Tuna pa nga? Tuna belly? Pink salmon. Pink salmon. Oh, yun, pang mayaman. Alright, po trip muna kami. Magbabalik, Donding. Alright, yo. At yun na nga, tapos na tayong tumibog. Po trip at tingnan nyo kung ano nangyari. Ayan! Taob! Taob! Ayan o, taob! Ayan na, napakasarap. Maraming salamat pare sa ano tawag doon? Pa-feeding program. Payuda. At nasarapan ng aking dila, lalamunan, lalo ang tiyan. Kaya sa ulitin, ha? Pag wala akong pangkain, punta na ako dito. Punta ka lang dito. Salamin kita para makalibre. Alam niyo naman po ang inyong lingkod, kapangalan lang Tunog Mayaman, Dondeng, pero sa katotohanan ay palamunin. Ayun, so maraming salamat pare, nabusog talaga ako. At planuhin natin yung reunion natin. Alright. Magkasama-sama ulit tayo. Kaya nga. Cheers tayo dyan. Cheers. Yun. Okay, so parang maraming salamat sa ano panahon at sa pagtsatsaga sa aking pagmumuka. At sa inyo din. Sa inyo din, pagdalaw. Yun. Sa inyo din mga viewers, maraming salamat sa pagtsatsaga nyo sa aking pagmumuka. At lagi lang kayong suporta. Like, share, subscribe. Ikalat natin ang ating YouTube channel para mas lumawak pa ang reach natin. Ayun, maraming salamat at nagbalik nga sa akin lahat ng mga alaala nung magkakasama tayo dito. At sana patuloy yung paplanuhin natin reunion. Okay, natutuwa ako at ako'y... Nagulat ka, no? Hindi pa ni-check na pinuntahan ako dito. And yun, also... Mga kaibigan talagang matatarik to dito sa Tech Tide. Oo, kami yung mga talagang mga sanggan dikit. Ayan, mga tropa talagang tunay. At yun, bago tayo magtapos, pare, final, shoutout ulit sa lahat na, tropa, kamag-anak. Shoutout sa lahat ng mga kamag-anak, sa mga tropa. Sa Mindoro, Mapakabite. Yun, at dito sa Tech Tide, sa Ortigas. Yan, ayan, promote natin yung ating business. Ayan, kung gusto yung magpa-duplicate, magpagawa ng relo, dito lang sa RBCK Duplicating Services. Yan, at sa matatagpuan to? Matatagpuan to sa Tech Tide, sa Ortigas. San Antonio Passage. Fourth floor. East Tower. West, sorry. Fourth floor West Tower, Tech Tide Building. Tech Tide Tower. Twin towers po pag nadadaan kayo dito. At dito rin matatagpuan yung Philippine Stock Exchange.
Oo, kaya minsan nakikipag ano rin tayo dyan, bumibili din tayo dyan ng mga stocks. At yun, dito muna natin tatapusin ang ating vlog for today. At ako ay nag-enjoy sa kwentuhan natin dito sa ating tropa. At abangan nyo lang ang aking mga susunod na videos. Marami akong ilalabas, mga diss track, interview, travel. At yun nga pala, this Sunday, babiyahe po tayo papuntang Pampanga para bisitahin ang ating kapatid na si Tiwakal at Balasubas. So abangan nyo yan, i-upload ko rin yan sa YouTube channel ko. Ayun, so maraming salamat pare. Oh, thank at kita-kita na lang tayo sa reunion. Alright? Okay, thank you. Alright, so that's the wrap. This is your boy Dondeng in the house. Yeah, and ang iiwan ko sa inyo ay respeto at pagmamahal. Sana'y lagi lang tayong magtulungan. At sana'y lagi kayong ligtas at malusog. Alright, so this is the wrap of my vlog for today. Break it down, y'all. Yeah.